I walk around like that nigga. Nigga on the trigger. If a new gun was a smoke, I let it chop, I eat his liver. I came with the 38, I'm leaving with a body. If he try me, don't stop me shooting at the big body. I walk around like that nigga. So first, conversational space is intimate space. So this is the space closely surrounding a person. So that is during physical examination, wherein kayong dalawa lang nung pasyente sa isang maliit na space. So that is intimate space. Then next is conversational space. So this is usually 18 inches to 4 feet away. So may physical distancing. Ano? That is conversational. Yung parang nag-uusap lang kayo, normal na pag-uusap. Next is business space, or that is beyond 4 feet away. So, pag business space, ibig sabihin, ang space ninyo is a desk or a table. Doon ka, nakaharap ka. For example, ako ang manager. So, nandiyan ka sa harapan ko. So, in between yung harapan natin is a table or a desk. So, that is an example of business space. That is between two parties. The last one is public space. So, that is a distance beyond na kailangan mo ng sumigaw, that is shouting. For example, may kausap ka, nandito ka sa parking lot, yung kausap mo nandun sa kabilang kalsada. So that is an example of public space. So another for cultural diversity is time orientation. So time orientation, in United States, they are very much particular sa oras. So kung ano ang pinag-usapan na oras, dapat nandoon ka. Because they are telling that time is money. Pero sa atin dito, sa Southeast Asian cultures, magkaiba. Kasi pag sinabi mong mamayang hapon, so there is no specific time kung ano yung oras ng mamayang hapon. So sinabi mong mamayang hapon, basta magkita tayo mamayang hapon, there is no specific time. So if you are time oriented, that will show also that you are showing respect sa kausap mo. Next is work and school orientation. So, an example again is in America, wherein all adults should be employed productively. And that work should be a pleasure and valued. So, ibig sabihin, yung trabahong yon dapat mahalin nila at basta mahalin nila yung trabaho, yon na naibigay sila. Hindi kagaya nung iba na magtrabaho lang just for the sake na magkaroon ng pera para may pambili ng pagkain. So yung klase ng trabaho niya, it will just end up na nag-antay lang siya ng sweldo. So parang walang commitment doon, walang love sa trabaho niya. So ganon ang ano ng ibang kultura. May ganong kultura talaga na hanggang trabaho lang, nagsweldo ako, tapos na yon. Hanggang doon lang ako. Ganon yon. Whereas, may ibang kultura naman, kagaya sa Amerika nga, na talagang tinatanggap nila yung trabaho, mahal nila yung trabaho nila.
Pero kahit naman dito sa Pilipinas, meron namang ganon. Pero yung mga adults, mostly pag mga senior citizen na hindi naman na ini-employed. Pero pag sa Amerika, kahit na mga matanda na, hanggat kaya nilang magtrabaho daw, eh talagang nagtatrabaho sila. Next is family structure. So family structure also will affect culture. Kasi kagaya ng extended family. Oh, yung extended family minsan hindi iisa ang parang magbibigay ng advice sa'yo. Marami yan. Pero pag ang family is, what do you call this one? Yung family na composed of mother, father, and children lang. Nuclear family. So, ibig sabihin yan, yung nuclear family, ang magbibigay lang dyan ng order is yung father. Pag sa extended naman, marami, halo-halo. Kasi marami kayong nandiyan sa bahay. So, minsan, hindi mo alam kung sino ang susundin mo. Diba? Next is about male and female role. So, sa kultura, meron yung mga lalaki lang talaga ang nasusunod. So, mostly ito sa mga kwan. For my experience, in Arab country. So, ganun ang kwan nila. Mostly, walang hindi mo maririnig yung boses ng babae. Kung ano ang desisyon ng lalaki, yun ang masusunod. Kung kahit na that is against the will of the woman, hindi niya pa pwedeng i-insist kung ano yung gusto niya. Kaya kung anong sinabi ng lalaki, yun ang dapat susundin. Pero minsan, in the absence of male, sa kanila, kung meron yung pinakamatanda sa kanila kahit na babae, kung ano yung sinabi ng babae na matanda sa kanila, yun din ang sinusunod nila. Ganon. So, ganon din ang kultura nila. So, even din sa atin, in the absence of parents, kung both parents ay wala na, o sino ang panganay? So, kung sino yung panganay, either male or female, sila ang magdidesisyon para sa pamilya, diba? So, that is an example of male and female roles. Next is religion. So, religion also will affect cultural diversity. Kasi, there is variations in religious practices. And they are culturally determined. So, because religion guides a person's overall life philosophy, it influences how people feel about health and illness. So, gaya ng example natin noon na may certain religion na kahit anong mangyari, ikakamatay na niya. Kasi naging experience ko din yan sa hospital. Kahit how much you have to educate the patient, na kailangan niya talagang mag-blood transfusion. Dahil sa religion niya, talagang ayaw niya. So, wala kang magagawa kasi you have to follow kung ano yung gusto ng pasyente. Because they have also the right to refuse. Oh, hindi mo maipipilit kahit doktor ka pa, hindi mo maipipilit kung ano yung gusto mo. Pero kung nag-refuse yung pasyente, hindi mo siya pwedeng pilitin. How much you will explain that procedure, kung talagang ayaw niya, hindi mo siya mapipilit. Next is health belief. So, even health beliefs are not universal. So, ibig sabihin nito, yung health beliefs, kung ano yung health beliefs mo dito sa Pilipinas, hindi naman nila pinaniniwalaan doon sa ibang country. So kung ano yung paniniwala natin, hindi mo siya pwedeng dalhin sa ibang country.
For example, yung tapos na nanganak, sabihin hindi ka pwedeng manganak kasi dito sa atin hindi siya pwedeng, hindi pwedeng manganak, hindi ka pwedeng maligo. So yun, hindi mo naman pwedeng dalhin yun sa Amerika na hindi mo papaliguan yung pasyente mo pagkatapos ng anak. Kasi iba naman doon ang ugali nila. So yung culture mo, hindi mo dapat dinadala doon at ginagawa mo sa pasyente mo. Kung ano yung kultura nila, yun din ang susundin. So that is health belief. Another example. So, in one country, hindi sila naniniwala sa circumcision. So, for example, sa India, mostly sa kanila doon, mga lalaki, they are not circumcised. Oh, kasi yun ang paniniwala nila, bakit sila magpa-circumcise. So, my country naman, kagaya ng ano, yung Sudan, basta may nga, mga country ng mga Negro. So, they believe yung babae ang sinisircumcise once naipanganak yung bata, sinisircumcise nila, babae. Pag babae ang anak nila, sinisircumcise nila. So that is not applicable kung pupunta sila dito sa Pilipinas at yun ang sasabihin nila sa atin na mag-circumcise ang babae. Siyempre tayong Pilipino, hindi natin i-accept yun. Kasi yung kultura nila is kultura lang nila. Okay? Next is about nutrition practices. So nutrition practices, foods and their methods of preparation are yet another area of strongly related to culture. For example, yung kwan, i-relate natin, for example, although may mga Muslim akong kapareho dyan, kasi ang Muslim, they have the way how to prepare their food, lalo na sa mga kinakatay na kwan, na animals na kinakain. So, hindi yan nila kakainin yung karne na yung dugo niya is hindi dumaloy doon sa lupa. Because that is their way of preparing their food. Kahit na manok or ano, basta yung dugo niya, dapat yung dugo pupunta sa lupa, hindi yan kinakain. So that is one way of preparing their food. Okay? So another thing. Sa mga Muslim, for example, hindi sila pwedeng kakain ng, for example, yung namatay na animal, except for fish. Ano, yung fish, that is exempted doon. For example, yung ano, na hindi sila ang nagkatay. Yung manok, for example, kinatay ng ibang tao. So, hindi nila pwedeng kainin yon na hindi nila kasama sa religion or kultura nila. Hindi nila pwede yung kainin. So, that is an example of nutrition practices. Of, for example, sa hospital, sa ibang bansa, nagbibigay sila ng morning snack, afternoon snack, and midnight snack. Oh, yun ang practice nila doon. Eh kung dito sa Pilipinas, kahit isang snack na ibigay ng hospital, walang snack. Kasi yun ang ugali na natin, except siguro kung sa private hospital. Pero yung talagang normal na natin,
Walang ganun. Sa kanila, ganun ang practice. Kahit saan ka magpunta, yun na ang practice nila. May morning snack, may afternoon snack, may midnight snack. Pero ang ano nila, also the preparation of food, hindi rin pareho, hindi nila doon, hindi sila nagpapakain ng lugaw. Whereas kung pupunta ka siguro sa China, baka sa hospital nila, makikita mo doon laging may lugaw. Pero doon sa ibang country, pupunta ka, walang lugaw. Except for kung indicated sa isang pasyente yung lugaw. That is not normal na iseserve sa pasyente. O, kagaya dito sa atin, normal na iseserve nila, laging may kanin. Morning, for breakfast, lunch, and dinner, laging may kanin. Ganon yun. Next is pain response. So, nasa kultura din pala yan. How you will, yung threshold mo sa pain. Kung gaano yung tolerance mo sa pain. Nasa kultura din pala yan. So, dito sa atin, mostly sa hospital setting, lalo na kung pupunta ka sa delivery room, doon mo makikita yung mga in labor na sumisigaw. Ang lalakas ng sigaw nila, lalo na kung lalabas ang bata, talagang lahat, dinig hanggang sa isang bundok ang sigaw ng isang nanay. So from my experience, ito lang ang na-appreciate ko doon kasi mahihiya ka talagang mahihiya kang iiyak ng malakas. Kasi doon sa Saudi, nung nanganak ako doon, wala kang marinig na talagang yung iskandalosang iyak. So may maririnig ka na umiiyak, humihikbi lang. Na yung parang that is response to pain, na hindi yung todo na talagang umaaray, ganon. So umiiyak talaga sila, makikita mo sila na tumutulo yung luha nila, pero yung habang nagle-labor sila, makikita mo talaga na masakit. Pero wala kang naririnig sa kanila. Ang naririnig mo sa kanila mostly is yung sinasabi nila is about prayer. Nagpi-pray sila kahit nasasaktan sila, nagpi-pray sila. So lahat ng lumalabas sa mouth nila is all about prayers, yung mga nasa Quran, yun ang sinasabi nila kahit nasasaktan sila. Ganun. Comparing dito sa atin, meron pa diyang magmumura. Sasabihin niya na awanin, hangkon to kayatin ti aganakin. Pero after wala pang 1 year, nandiyan na naman. Nakapila na naman siya sa delivery room. Diba? So those are the pain responses ng sa iba-ibang kultura, nandyan ang kung paano tayo mag-respond sa pain. So that is all about cultural diversity. So this time, I will ask questions. And this is a graded recitation for everybody. Okay, Miss Agustin. Oh, buena mano. Hello, Miss Agustin. Nasaan ka? So see to it, the after ng ano natin, after ng lecture, pag nag-recite kayo, I will be giving you points for that. Hindi zero. Ano? Kasi sa grading system natin, kasama pa rin ang recitation and your attendance. So huwag kayong uuwi na zero ang nakuha ninyo. See to it na kahit 2 points, 3 points, or 4 points ay, or 5 points ay, makakuha kayo ng 1. At least, masasabi ko naman na may natutunan kayo sa lecture ko, diba?
So Miss Agustin, where are you? Miss Agustin? Miss Agustin? Oh, Miss Bangon. Okay, Miss Bangon. Yes, ma'am. Ano ang naiintindihan mo sa diversity in your own words? About siya sa culture, ma'am, kung I about siya sa culture, ma'am, yung mga susundin mo sa dapat na mga dapat na iba-ibang culture at saka kapag nasa ibang lugar ka, dapat i-adapt ko din yung ibang culture nila. Yun, ma'am. Yun ang naintindihan mo. So, Miss Bangon. Oh, Miss Agustin. Where are you, Miss Agustin? Junben. Junben de la Cruz. Hello, but what is cultural values? Ano ang naintindihan mo sa cultural values? And give example of that cultural values. Ha? Yung values ng isang culture, ma'am. Oo nga. Oh, values ng isang culture. Ano yung values ng isang culture? Ha? Ma'am, a mother bring the child for vaccination, ma'am. Yun. So that is, ano yung sinasabi mo, kung yung mother nag... Pag pumunta yung mother na nagpa-prenatal or nagpa-vaccine yung sa anak, that is a norms. Kailangan, norms. That is usual values. Whereas, yung sinabi ko sa'yo na, kwan, na cultural values, those are the preferred ways of acting. So, ano ito, yung gumalaw ka na aayon sa kultura mo. Yun ang ibig sabihin nun, yung cultural values. Gumalaw ka na aayon sa tradisyon at kultura mo. So, ano bang kultura mo? Ano ba ang tradisyon ninyo? Yung culture namin, ma'am, is... Ano ka? Ilocano ka? I'm Ilocano, ma'am. Oh, Ilocano ka? Yes, ma'am. Oh. Ilocana. Ilocana? Oh, sige. Ano? So, gagalaw ka according sa kultura mo? Hmm. Agito, bakit i-delete sa kultura mo? Ah? Ma'am Aji, kwan. About Ma'am Aji, no... makarigrig ka, ma'am, kasi lakas siya ngayon kasi kailangan alawon ka. Ay, yung atang-atang. Wrong. Mm. Yes, okay. Pwede rin yun. Next, Miss ano? Jerlyn. Where is Jerlyn? What is ethnicity? O anong ethnicity? Ethnic. Yung ano po. Yung culture po ng isang kung yung isa ng isang tao po kung saan siya pinanganak. Kung ano yung kinalakihan niya. Ha? Ha? Po? Anong sabi mo? Kung saan? Ma'am, kung ano po yung kinalak. Ma'am, kung saan ay yung lugar po na ano, kinalakihan niya.
yung lugar or kultura, kasi ang pinag-uusapan natin kultura, kung ano, kung naipanganak siya na ganun na ang practice ng family na niya. Oo, so ganun din ang susundin niya. Yes, ma'am. Kung ano yung, kung saan siya pinanganak, susundan niya yung mga, yung mga kultura nila. Okay, Miss Mendoza. Aniela. Yes, ma'am. Ma'am. Po. Bakit masasabi mo na ang mga babae, they are the, ano yun, they are the, ma'am, ano yun? They are the keepers of the culture. Oh, bakit sinasabi mong mga babae are the keepers of culture? Ha? Kasi? Ma'am, kasi po, sa ibang culture kasi, ma'am, yung mga lalaki po kasi minsan yung nasusunod kaysa sa mga babae. Hindi. Ang ibig kong sabihin, bakit sinasabing ang mga babae, they are the keepers of the culture? Bakit sinasabing mga babae? Bakit hindi lalaki? Oh. Bakit? Ma'am, sila siguro yung ano, yung naiiwan sa bahay. Naiiwan sa bahay? Sila yung gumagawa ng mga ano, mga gawain sa bahay. Kumbaga yung mga lalaki kasi, ma'am, is ano, work harder sila. Ganun. Parang yung lalaki yung nagtatrabaho. Kumbaga yung mga babae is pinagsisilbihan nila yung mga lalaki po. So, paano niya naipapas yung kultura doon? Kung pinagsisilbihan niya lang yung lalaki, paano niya naipapas yun? How you will explain that? Siyempre, ma'am, sa kultura siguro nila, ma'am, is yung... Hindi lang sa kultura nila, lahat. Lahat tayo. Lahat tayo. Mapapunta ka man sa Amerika, mapapunta ka man kung saan parte ng mundo. So, kung ano yung practice ng babae, o paano niya yun naitatransfer sa next generation? Like what? Like for example? Miss Naranjo. Okay, Miss Naranjo. Alaysa. Kasi yung mga babae po, sila po yung always na, sila po yung namumulat sa, parang, sila po yung mga nagtuturo po sa mga nila, friend po. Oo. Sa mga cultures, yung mga natutunan nila from their mommies po. Oo. Tinuturo din po ng mga future mommies sa mga kids nila. Oo. Ganun yun. Kasi kung ano yung, kasi tayong mga babae, syempre mas tayo ang tinuturuan, di ba, ng mga magulang natin. So sasabihin ng mother natin, ikaw, dapat matutunan mo kung paano maglaba, mamalansya, magluto. Di ba? So ikaw din, pag nagkaanak ka rin, di ba? Ganun din ang sasabihin mo sa anak mo kasi yun ang naituro sa'yo. So, yun ang ibig niyang sabihin. So, ako, nanganak ako ng babae din o may anak akong babae. So, ngayon, tuturuan ko din yung anak ko kung ano yung tinuro ng nanay ko noon. Tuturuan ko din siyang maglaba, mamalansya, magluto. O, kung ano din yung ginawa ng nanay ko nung nanganak ako, for example. Noong nanganak ako, yung nanay ko, kung ano yung ginawa niya, tinalitalian pa niya yung paa ko or whatever, mga ganyan. So, ako naman, pag nanganak din yung anak ko na babae,
Ganon din ang gagawin ko, talitalian ko din yung paa, hindi ko rin siya hindi sasabihin ko rin na hindi siya maliligo ng isang linggo, isang buwan, mga ganyan, o magsunog-sunog ng kung ano-ano dyan. So, ganon ang ibig sabihin yan. Kaya sinabing ang women are the keepers of the culture. Okay, naintindihan ninyo? Okay, Miss Naranjo. Okay, Miss Minyano. Where is Miss Minyano? Miss Minyano? Hello po, ma'am. Oh, hello. Good morning. Good morning. Ano ang naintindihan mo sa ano? Sa cultural assimilation. Ma'am, ito yung kapag lumipat ka sa ibang lugar, ma'am, eh yung kapag lumipat ka sa ibang lugar, ma'am, eh kung ano po yung parang kinagisnan nila na kultura, dapat ma-apply mo din sa sarili mo. Okay, pero hindi yung dapat. So you have to talaga, okay, dapat. Pero hindi mo naman pipilitin yung sarili mo na i-adapt. Yun lang nga, kasi ngayon na ang kaugalian nila. So susunod ka na rin. Ano, nandun yung willingness mo. Oo, nandun yung willingness mo na susunod kung ano yung kultura nila doon. So susunod ka na rin. Diba? So that is cultural assimilation. Okay, Miss Dalaknas. Where are you, Miss Dalaknas? Miss Dalaknas. Wala. Miss Manuel. Wait lang, ma'am. Oh, hindi ka kasi sumasagot kung nandiyan ka pa o wala na. Oh, Miss Dalaknas. Yes, ma'am. Ano ang naintindihan mo about acculturation? Acculturation? Yes. What is acculturation? Ito po yung ano? Yung tradition ng isang ano? Tradition ng isang grupo or ng isang grupo na oh. Anong mangyayari doon sa tradisyon na yon? Yung kumbaga, yung parang biglang mawawala, ganun ma. Biglang mawawala. Kasi, yes, ma'am. Bakit? Sa ano, ma'am? Bakit sa mga nawawala? Dahil? Ano yon? Dahil kinuha nila or what? Hindi, ma'am. Yung kumbaga nakalimutan or hindi mo na ay yung oo, hindi mo yung hindi mo pinapahalagahan, ganun. Oo, hindi mo pinapahalagahan or hindi mo na kasi siya pinapractice. Kaya nakakalimutan mo na. Diba? So that is acculturation. Miss Tamayan. Where are you, Miss Tamayan? Ah? Tamayan po. Tamayan? Tamayan po, ma'am. Tamayan. Tumayan. Ah, Tumayan. Sorry. Yes po, ma'am. Sorry. So,
what you understand about ethnocentrism? Ma'am, ito po yung paniniwala ng isang kultura po. Na? Na siya po yung parang superior po sa lahat. Okay, very good. Miss Arandia? Where are you, Miss Arandia? Ma'am, nandito po sa boarding. Oo, alam po na sa boarding ka. So, give one example of communication space. Ma'am? Communication space. And explain. Communication. Ma'am, yung ano ma'am, yung public ma'am. Okay, what about so, public space? Pwede rin yung ano ma'am. Sa ano ma'am, parang pag tuturo ng health education, pwede rin through internet. So, anong kwan yun? Anong communication space doon? Saan mo siya ika-classify? Sa public space. Public space. Okay. Pwede rin. Conversation. Oo, pwede rin. Kasi diyan ka sa ano sa internet nagsasalita, so yung tao kagaya nitong ginagawa natin. So that is ano, public space. What about Miss Valdez? Miss Valdez. Where are you, Miss Valdez? Valdez. Oh. Ninya. Give example of conversational space. And explain. Kung ano naintindihan mo doon. Intimate space, ma'am. Oh, paano yung intimate space? Yung super close mo yung ano, ma'am? Patient mo. Oh, paano yon? Paano super close? Gaano super yung close? Ano, ma'am? Hmm? Paano kayo maging super close nung pasyente? In what way na maging super close kayo nung pasyente? Ma'am, i-examine mo suna. Oo. Oh. No, agitod ka ti agas, kasi ma'am. No, examinin lang. Kasi kung ano, kung yung magbigay ng kwan, that is not intimate. Pag nag-examine ka, yun, kasi yung pasyente masyadong kayong dalawa lang. Ano? Eh kung nagbigay ka ng gamot, lalo na kung nasa ward yung pasyente, di ang dami mong mga kasama. So that is not intimate. Intimate, ibig sabihin, yung kayong dalawa lang. Ano? Yes, ma'am. Oo. Yung naka-close yung ano, naka-close yung area na kayong dalawa lang. So yun ang sinasabi nating intimate. O kaya oh, yun, yung close to each other talaga na nag-uusap. Next. Miss sino na yung isang lalaki? Mr. De La Cruz. Mr. De La Cruz? Okay, anong naintindihan mo about Yes, ma'am. Cultural humility.
Nag-recite ka na ba kanina? Ay, tapos ka na ano? Yes, ma'am. Nagtapos na po. Merong isa, yung isang lalaki. Anong pangalan nun? Jamar po, ma'am. Ay, Mr. Kwan. Si Mr. PLT. Ako? Oo. Ano nung Mr. Madriaga? Po. Oo. Anong naintindihan mo sa cultural humility? Kwan po, ma'am. Ang cultural humility is yung parang proseso siya, pero napakatagal na proseso sa pagre-reflect mo sa sarili mo sa buhay, tapos yung i-criticize mo yung mga nangyaring, ay yung mga nagawa mo na sa sarili mo lang. Pero hindi naman siya hindi siya pag-criticize or humility ng iba kundi sa sarili mo lang. Okay, answer accepted. What about Miss Liborio? Miss Liborio? Where are you, Miss Liborio? Ma'am? Oh. Ano ang maidadagdag mo sa sinabi ni Mr. Madriaga? Ma'am, ito po yung ano. Sa cultural humility po, ma'am, yung own assessment mo, ma'am, sa about sa process ng kultura. Mm-mm. What about it? Ah? Yung ire-reflect mo, ma'am. Ire-reflect mo. Pag-aaralan mo. Yes, ma'am. Kaya? Yes, ma'am. In your own way, ma'am. Okay. Nasaan si Miss Manuel? Where are you, Miss Manuel? Ma'am, dalawang Manuel. Christine. Ma'am. Dalawang Manuel. Tingnan ko yung mukha ni Miss Manuel na isa. Dalawa pala kayong Manuel, ano? Tapos may dalawa ding Castillo. Opo. Ah, so this is si Christine. Okay, Christine. Ano ang naintindihan mo sa discrimination? O kahit hindi na kahit hindi mo na i-base sa libro o ano? Pare yung pagtrato mo. Ma'am, yung pagtrato mo sa ibang tao, ma'am. Kunwari black ako tapos white siya, parang sasabihan ko siya ng ano yung parang ma'am yung sasabihin ko kung ano yung paniniwala ko sa kanya na hindi naman pwede yun. Kunwari ma'am, hindi mo pwedeng i-treat or gamutin ang white kung hindi ka naman white. Ganun. Ah, okay. It's good. What about another Manuel? Maribel. Where are you, Maribel? Ma'am. Hindi ko yata masyadong naririnig ngayon ang boses mo. Ma'am. Mm. Okay, Miss Manuel, what about prejudice? Yes, ma'am. What about prejudice? Ma'am, prejudice is negative attitude siya towards sa mga cultural. Parang next siya sa discrimination, parang ganun, ma'am. Parang magkalapit sila. Yes, ma'am. Negative attitude siya. That is negative attitude. Okay, parang magkalapit sila nung discrimination. Yes, ma'am. Oh, Miss Marinas. Yes, Miss Marinas. Discrimination yung action na ginawa. Where are you, Miss Marinas? Miss Marinas. Yes, ma'am. Na-mute. Sino naka-mute? Sige. Ma'am. Okay. Explain why
why cultural diversity affects health beliefs. Oh. Ma? Explain why... Pakiulit po. Explain why health beliefs affects culture. Ma'am? Ma'am, pakiulit, ma'am. Nagchachapi. Oh, health beliefs. Ano naintindihan mo about sa culture, about health belief? Culture of health belief. Culture. About health ano, belief. Ma'am? Yung ano, ma'am, mga... Culture of health belief. Yung... Ano? Yung ano, ma'am, yung system ng... Yung cause ng illness nila, ma'am. Kung how, kung paano ititreat, ma'am. Ganun, ma'am. Yung proseso ng... dito. Kung ano yung mga beliefs nila, ma'am. Ganun, ma'am. Yun din yung... Yun din yung ititreat, yung parang ititreat mo, yung parang ipapakita mo sa kanila, ma'am, ganun, ma'am. Yun din ang gagawin mo. Yun din po yung gagawin mo. Like what? Anong example nun? Ah? Ano? Ha, Miss Marinas. Ma'am. Kanino yun? Ang ingay. Ma'am, okay na yun, ma'am. Hindi nga okay. Ma'am. Oh. Okay na po. Hindi nga. Hindi ako convinced sa sagot mo sa akin. Ako, ma'am, health belief. Sino? Ariela, ma'am. Oh. Sige. Ano ka? Anuhan mo yung points ma'am mo kanina. Oh. Kunyan. Nagkakaroon po ng parang misunderstanding ba po in a way po ha? Family po kayo eh you find a way po na doon sa family ninyo so how ano ang kwan doon sa family what example you can cite na yung kultura ninyo as a family for example o sino ang nagdedesisyon oh that is one example oh so yun ang ano ibig kong sabihin so si father kung anong desisyon ni father yun ang susundin ng mga anak at nanay, di ba? Ano? Yes. So, yun ang ibig kong sabihin. Yung culture natin doon sa loob ng bahay, yung ugali natin. So, kung ano yung sinabi ni Papa, so yun na. Yun na ang susundin. Wala nang ibang susundin. Kahit na nung sabihin ni nanay, hindi na pwedeng sundin yung sinabi ni nanay kasi nandyan na ang sinabi ni tatay. Hindi yun mababali. Diba? So that is an example of family structure when it comes to culture. Ano? What about Miss ano?
Miss Damias. Where are you, Miss Damias? Ma'am. Oh, Miss Damias. What about religion? Religion, ma'am. Mm. Ano ang nakakaiba doon na kultura about sa religion? Pare-pareho ba? May kakaiba ba? Ha? Ma'am, kapag sa religion, ma'am, kapag sa religion, ma'am, is kapag sa apat sa culture si ma'am, yung iba is may religious belief sila na na sinusunod. Gaya ng oh, ano yung relihiyon mo? Ano yung sinusunod ninyo sa religion mo? Ha? Ano ang sinusunod mo sa religion ninyo? Ha? Kapag Christmas naman, ganun. Christmas? Oh, naghahanda. For us? Unlike sa ibang religion namin, like, kapag INC ma'am sa iglesia, hindi sila nagsa-celebrate yan. Okay. So those are religious practices na ano, unique. Naiiba sila sa isa't isa. Okay? What about nutrition? What about nutrition, Miss Gane? Anong naintindihan mo? About sa nutrition. Yung po, ma'am. Yung method po ng pag-prepare nila ng mga food is magkakaiba po, ma'am. Like sa India or China, mas gusto, ma'am, nila yung mga maanghang. Oo. Well, so hospital setting naman, ma'am, is kung sa atin na Filipino is common na yung may rice palagi. While sa ibang bansa eh, variety siguro, ma'am. Oo, variety. Okay, very good, Miss Gane. Where is Miss Manzano? Miss Manzano, where are you? Miss Manzano, how about pain response? Pain response of the patient. Naniniwala ka ba na nasa kultura din yon about yung pain response? I'm choppy po. Hindi ka naman choppy. Hello, Miss Manzano. Pain response, ma'am. Yes, pain response. Yes, ma'am. Oh. Anong masasabi mo about pain response when it comes to culture? Yung mga, yung kultura ba, eh, may pare-parehong ano, pain threshold? Ha? Ha? Miss Manzano?
Nasaan ka na, Miss Manzano? Naririnig mo ba ako? Nawala daw. Nawala? Saan ka na nagpunta? Nandiyan ka naman, oh. Okay, Miss Agamas. Janice. Ma'am? Yes, ma'am. Oh. Anong masasabi mo about pain responses? Ma'am, about dun sa pain responses is, halimbawa nangangalaka, dito sa Pilipinas, may parang culture tayong pinapaniwalaan na yung nagre-response ka na ayaw ko nang manap, ganun. And sa ibang bansa is yung parang in-example mo kanina, ma'am. Yung pa naka-focus sila sa prayer ganun, habang nanganganak sila, ma'am. So, yon ang pain response nila. So, ang pain response is pare-pareho yan ang tao. Although yung parang ano yung threshold or the way they will interpret the pain ay magkakaiba. Ano? Yes, ma'am. So, yun ang pain responses. Lahat ng tao, pare-pareho, nakakaramdam ng sakit. Pero, ang difference lang nun, magkakaiba on how to interpret the pain. So, ganon ang ibig sabihin nun. Ano? Yes, ma'am. Okay, tomorrow... You will have okay na po ba, ma'am? Okay, you will have a unit quiz. I will be posting the test questions sa Borderless. Ma'am, ilang items po lahat? 25. Nike or Kwan, ganun nga. Kahit laptop. Laptop, ganun. Pag sa laptop, hindi naman masyado. Parang yung telephone ni gano'n, ma'am. Pero yung mga subjects ninyo, lahat gano'n? Opo, ma'am. Anong po? Yung iba lang ata, ma'am, may problema eh. Ma'am, may problema sa akin. O, hindi siya natin. Hindi siya? Kahit anong subject, ma'am, yung i-press ko, eh, babalik siya sa login. Eh, oo nga, ma'am, as of now, gano'n. Tinry ko din. Nagbaback siya. Yes, ma'am. Na-update system kapag gano'n. Or try i-reload lang. Load. Or nag-update. Ang Borderless. Lang na ako niyo. When nag-update si Borderless. True. Pero anya tigamit yung cellphone? Ay, kanina na naglalag na bumabalik. Bumabalik agad? Mr. Sahagon? Mr. Sahagon? Ma'am. Oh. Oh, yes, ma'am. Anyati, experience mo sa Borderless? Walang problema? Okay lang naman siya. Ah? Ma'am? Okay lang? Ana? Okay lang naman siya, ma'am. Malakas kasi signal. Sana on. Ma'am, baka kailangan lang yung mga phone nila. Eh, gamit niya. Eh, update ka lang siguro. Okay naman yung iba. Okay yung iba. Anong iba-ibang subjects? Okay naman lahat yung sa akin. Wala naman problema.